Sa bansang Amerika, may isang banda na nakilala dahil sa maputi at makakapal na makeup nito. Dito sa Pilipinas, meron din tayo nakapareho sa tulad nila. Kilala mo ba ang Tanya Markova? Nakilala sila sa mga kanta nilang Picture Picture. What a beautiful face, bigla kang nawala. Isni. At marami pang iba. Isa pa sa gustong-gusto ko sa banda ay sobrang entertaining at halos mapapatawa ka pag nasa gig, lalo na kapag nagbibiroan sa harap ng maraming tao ang isa pa nilang vocalist na si Iwa Motors. Sa likod ng mga maputing makeup at masasayang muka ay may isang miyembro ng banda ang binawian ng buhay ang nagpabago sa karera ng banda at naging daan naman ito sa kanilang kasikatan. Alamin natin kung paano sila nagsimula at nakilala ang bandang Tanya Markova. Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ay huwag mo kalimutang i-like, i-subscribe at i-hit ang notification bell bilang pagsuporta sa aming channel. Nagsimulang mabuo ang banda noong 2004 na magkaklase na si Harlan Agsaway at Angelo Del Pilar na nag-aaral pa noon sa College of San Beda. Nag-umpisa muna sila sa pagiging black metal na puro comedic, sarcastic at nonsensical ang mga kanta bago sila nauwi sa pagiging pop rock. Marami silang mga naging kabilang sa banda, ngunit hindi nga lang nagtatagal lang iba dahil sa may mga prioridad ang ibang miyembro nito. At makalipas ng dalawang taon, 2006, mula nung mabuo ang official lineup ng banda, na ang iba sa mga miyembro nito ay mula pa sa Bacolod, Negros, Isabela, Leyte at taga Metro Manila. Ang banda ay nagsimula muna sa pitong miyembro. Si Harlan Agsaway o mas kilala na Normal Love bilang vocalist, Philip Jerty Alejandro o Momo sa backup vocals, Larante Ransabas o Res Curtis sa rhythm guitars, Jasper Bajo o Heart of Bunda sa keyboards, Francis Kicks Chavez o Scrovac Escupanjo sa bass guitar, Jolly Bieber Bajo o Sugar Kay sa lead guitar, at Angelo Del Pilar o Iwa Motors on drums. Tama kayo nang narinig mga kalamats. Drummer din si Iwa Motors, pero originally si Sugar Kay ang may hawak ng drums noon. Naging permanent vocal si Iwa Motors at nag-focus sa lead guitar si Sugar Kay nung bumasok si Edson Bros o Rufa May Milby bilang drummer ng banda. Tanya Markova ang naging pangalan ng banda dahil sa pinagsamang pangalan na kanilang inuidolong artista na si Tanya Garcia at si Markova na pangalan ng karakter na pinagbidahan ng pelikula ni Dolphy. Ang Tanya Markova, isa ding anagram na kapag niliktad ang mga letra ng pangalan, makakabuo ka ng isang salita na galing sa salitang Ilocano na Natay Karovam o ibig sabihin patay na kapitbahay o dead neighbor. Ang mga stage name nila na may pinagsamang pangalan at pag-makeup nila ng puti ay hango sa inspirasyon ng banda na si Marilyn Manson. Ang nakaisip na maglagay ng makeup gamit ang pulbo sa mukha ay si Sugar Kay. Ngunit hindi ito naging effective dahil madali itong matanggal. Kaya naisip nila na gumamit ng makeup na ginagamit ng mga clown. September 9, 2009, isa ito sa mga petsa na hindi makakalimutan ng banda, nung bignala lang na maalam ang kabanda nilang si Sugar Kay dahil sa pagkalunod. Matatapos pa lang ng recording ng banda ng lahat ng kanilang tracks para sa unang album nung mangyari ang aksidente. Sinasabi ang kantang jacuzzi na ginawa nila ay isang premonition sa nangyari kay Sugar Kay. And for some reason, hindi makanta ni Iwa at Normal Love ang chorus ito during recording, kaya si Sugar Kay ang kumanta. Nagiging emotional ang banda kapag inakanta nila ang kantang ito. Halos dalawang buwan mahigit silang nahinto at nagpainga, hanggang sa naisip nila na pwedeng pumulit sa pwesto ni Sugar Kay ay ang original guitarist na si EJ Guevara o Jeneline Socaldito, hanggang sa napapayag nila ito. Naging parte na siya ng banda noon, ngunit umalis matapos nitong umuwi sa Bacolod para sa kanyang personal na trabaho. January 2010, nang pumirma na kontrata ang Tanya Markova sa MCA Music Philippines para ilabas ang kauna-unahang self-titled debut album. Naglalaman ito ng 22 songs na purong Tagalog ang mga kanta. Ang unang nilabas nila sa single sa album na ito ay ang kantang Picture Picture. Picture Picture, oh, Picture Picture, Picture Picture, oh. Ito ay hango sa isang multo na nakita dati ni Iwa nung nag-aaral pa lang siya sa San Beda. Naging major hit ang kanta nilang ito na mas lalong nagpakilala sa kanila sa mainstream. Ilang buwan lang lumipas, sinundan agad nila ito ng kanilang single na Disney. Oh, magpunta sa Disney.
Kasama din sa self-titled album nila ang mga kantang Linda Blair. P.A. Rody Fernandez. Jacuzzi. Ito ang nagbigay sa kanila ng maraming awards. Tinahal sila ng Monster Radio RX bilang OPM Band of the Year at New Artist of the Year. Ganon din ang NU Rock Awards sa paggawad sa kanila bilang Best New Artist, Best Live Act at Best Music Video sa kantang Disney. Tinahal din sila bilang Favorite New Artist ng Mix Music Awards noong 2011. 2012, nung ilabas naman nila ang ikalawang album na Shock Pop Edition. Ito ay repackaged album na naglalaman ng mga kanta nila ng first album, kabilang ang mga music videos at ang acoustic version ng Jacuzzi na wala sa naunang album. Naglabas din sila ng single sa album na ito sa kantang The Facebook Song. Ang ganda-ganda mo, nailab ako sa profile ko. May patuloy ang events at gigs ng banda. 2013, nung umalis si Rufa Mimilby sa banda para mag-focus ito sa sariling interes. Kaya agad naman siyang pinalitan ni Brian Lotto o Sam Quinto sa drums. 2014, nung matapos ang kontrata nila sa MCA Music, nag-design ang banda na maging independent na lang dahil nung time na yon ay nauuso na ang pag-upload ng mga kanta sa internet at medyo humihina na rin ang pagbebenta ng mga physical album sa mga record stores. Naging daan ito sa Tanya Markova na mailabas ang kanilang mga kanta sa internet. 2015, noong maibatahan sila na mag-endorse at tumugtog sa Play Park XP kasama ang ilang kilalang banda at influencers. Nang taong din yun, umalis na din si Heart Abunda, Jeneline Socaldito at Sam Quinto sa banda. Dahil dito, ay napalitan na sila ng mga bago nitong miyembro at hanggang ngayon, ito na ang naging official lineup ng banda. Si Normal Love sa vocals, Ibang Motor sa vocals and guitar, Omo sa backup vocals at percussions, Res Cortez sa rhythm guitar, Skrovak Escupanjo sa bass, Jan Paul Araneta o Robert Jaworski sa keyboards, Oliver Romblon o Isabel Oles sa lead guitars, Levi Arago o Levi Poe sa drums. Kalipas ang 4 na taon mula sa uling nailabas na album, nailabas sila ang kanilang extended play na Mr. Tinilig. Nandito sa album na ito ang mga kantang Darling Kong Zombie, Paumaga man o gabi kaw ang nasa isip, Hello, 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 kilala mo pa ba ako? Bermuda Love Triangle, Latin na merong tahati, at High End. Bakit di ka tamasaya? Nais lang ay mapatawa ka. 2018 naman, nung maglabas sila ng dalawang kanta na Pipino at Iglap. Umasapa, tapos na ito, 2019 naman, nung maglabas ulit sila ng single na Stranded. Kada taon, nagre-release ng single ang banda. Nang taong din yon, April 2019, natupad na din ang banda ang inaasam nila na makapunta sa Disneyland. 2020, bilang pagdaos ng 10th anniversary ng banda, nag-post ng artwork ang Tanya Markova na gawa ni Kerr Floria bilang pagpapasalamat sa lahat ng mga naging present at past members ng Tanya mula nung magsimula sila. 2021, nung medyo naging maluwag na ulit, naglabas sila ng ikalawang EP na ay ang mga awitin ng Normal na Tao. Ang mga kanta sa album na ito ay halos filler songs. Hindi kasama sa album ng mga na-release nilang single na Tear Gas, Medusa, at Between. Sa kasalukuyan ay napaka-aktibo ng banda dahil kabi-kabila ang schedules ng gigs nila. Nitong taon lang, nilabas nila ang kanilang latest single na Hulog. Ang mga kata nila na nakakatuwa, kakaaliw, at catchy na tugtugan na parang kang binabalik sa nakaraan ang dahilan kung bakit patok ang banyang Tanya Markova. Marami mang banda ang mga mas magaling at sikat sa kanila, ang impluensya nila sa music scene ay naglagay na sa kanila sa hanay ng mga sikat na OPM bands ngayon.
ang banda ay mayroon ng 2 studio albums, 2 extended play, 6 na awards, at 13 music videos. Ikaw, Kaalamats, anong kanta ng Tanya Markova ang pinaka-paborito mo? Naranasan mo na ba na ma-shoutout ng mura ni Iwa? Share mo naman dyan sa ibaba at pupusuan natin yan. Muli, hanggang sa susunod na video natin, mga Kaalamats.